So, good day ka grateful. Gusto po naming pasalamatan ng Oxfam Philippines dahil po sa pagpili nila sa creative video na ginawa ng kapatid ko sa TikTok. So, nagkaroon sila ng The Human Race Challenge. So, ito ay tungkol sa pagbibigay ng information sa mga sa ating mga Pilipino about the problems caused by climate change. And it is a call for renewable energy and sustainable solution. So, yan. Dahil dun sa The Human Race Challenge, nagkaroon ng opportunity yung kapatid ko na makapagbigay ng pwede niyang i-contribute about sa ganong usapin. So, ayan. Ito po siya. Congratulations. So, ayan. Hingin natin ang kanyang message sa Oxfam Philippines at saka para magkaroon din kayo ng idea kung ano ba yung sinalihan ng kapatid. So, ayan. Okay, pakita mo na yung iyong napanalunan. Okay. Edit, sinulungan ko siya. Game. So, ayan. Kung anong gusto mong sabihing message sa Oxfam Philippines? Gusto ko na mag-thank you sa Oxfam Philippines, sa pagpili sa video ko sa TikTok. As a young Filipino, hindi lang na kasi sa atin kasi inisip natin na dahil kabataan tayo wala tayong magagawa para sa planeta natin. Pero hindi natin alam na kahit maliit na bagay lang para sa planeta natin, ma-appreciate na 'yon at makakatulong na din tayo para sa environment natin. Yan. So para sa iyo, paano mo na discover ang Oxfam Philippines? Kasi nung time na 'yon napapanood ko na si Miss Antoinette tapos yung sa meron siyang organization na tinatawag na Planet Cora. Then siya yung naging ambassador sa Oxfam Pilipinas. Oxfam Philippines. Ayun. Ayan. Hanggang sa nakita mo na yung mga post niya sa IG. Mm-hmm. Tapos ayun. Nakita ko yung mga post ng Oxfam Philippines. Nakita ko na maganda yung mga advocacy nila para sa ating environment, para sa ating planeta. Maraming bagay ang pwede nating gawin para mas makatulong sa environment. Hindi tulad na pwede tayong gumamit ng ibang bagay para hindi tayo gagamit ng plastic. Pwede nating gamitin yung malalaman natin na marami pa lang bagay na pwedeng gawin na hindi makakasira sa ating environment. So ayan, papakita mo na sa ating mga ka-grateful kung ano yung pinadala sa'yo ng Oxfam Philippines sa pagkapanalo mo sa kanilang The Human Race Challenge. Okay, na Oxfam. Ngayong araw yan dumating, diba? Ngayong araw, kanina umaga dumating na siya. Ang nakalagay dito, ito, Earth Bars, na meron siyang 0% no chemicals at 100% organic siya. Na talaga namang na maganda para sa ating kalusugan, sa ating katawan. Ayan. Meron dito nakasulat. And thank you for choosing Earth Bars. Go ahead and pamper your skin with the nature's treats. Merong Earth Bars, may soap. Ang maganda dito, mabango siya, strawberries and cream. Strawberry yung yung scent niya. Then ang maganda dito kasi yun nga, sabi naman talaga na organic siya. Paper yung balot niya. Maganda yung balot niya, paper siya. Mm-hmm. Na talagang masabi mo eco-friendly na eco-friendly. Talaga. Dito sa iba kasi, 'di ba, mapapansin natin talagang plastic yung pinapabalot nila. Di pala pwede naman pala na paper. Ayun. Then meron din tayong Earth Bar Surface Cleaner. Handcrafted and naturally disinfecting. Maganda siya. Bango no? Maganda siya. Sanitize and deodorize surfaces in the home, work area or wherever you go while leaving behind a fresh and lingering aroma of organic. Mabango siya, no? Mm-hmm. Wait lang, try na. Guys, mabango siya. Honey? Mm-hmm. Ang bango siya, guys. Okay. Ang then, next, ang pangatlo. Ang pangatlo naman. And last is, ito. Sleepy Natural Hand Sanitizer. Mm-hmm. Ang scent niya ay lavender plus mint. Ayan. Then, 70% sugar. Okay, maganda siya, guys. Tignan natin. Ay! Guys, ang bango. So, ayan. Thank you so much, Oxfam Philippines. Ang bango niya. Okay, kung gusto niyo pa pong may malaman about sa Oxfam Philippines, follow niyo lang po yung page nila sa Facebook. Ano, Oxfam Philippines din po yung name and sa kanilang IG, ang name naman ay
Ganun din, Oxfam Philippines din po. Para mas marami pa kayong malaman about sa kanilang advocacy. So ayan, sa lahat ng kabataan na makakanood nitong video na to, ayan, kahit simpleng bagay lang po, pwede tayong magkaroon ng contribution sa ating kapaligiran. So ayan, maraming salamat po ulit, Oxfam Philippines, and sa susunod po ulit na challenge, sana baka-join na din po ako sa susunod. And siya po, thank you. Basta tandaan na natin no planet B. Mali. Nag-iisa lang yung Earth, nag-iisa lang yung planeta natin. Sino pa bang tutulong sa planeta natin, sa environment natin? Kundi tayo lang din mga kabataan, sabi nga nung si Excel, di ba? Tayo ang pag-asa ng bahay. So ayan, maraming salamat. And sana sa lahat ng kabataan makaka-nood nito, makaka-grateful. So ayan, mahalin natin yung environment natin kasi magiging pamana natin yan sa ating susunod na generation and generation na darating pa. So ayan, maraming salamat po ulit, Oxfam Philippines. And ayan, sa lahat ng makakanood na itong episode na to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para makapag-share pa kami sa inyo ng iba pang advocacy na kung saan nagkakaroon ng participation. Dahil baka magka-interest din kayo sa pag-join, sa mga ganun. Ayan. Pa, ikaw! Okay, maraming salamat po ulit. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa aming official Facebook na Team Grateful Originals. And follow niyo rin po ang aking kapatid sa kanyang IG. Ang yung IG ay? And your friend. Ayan. Ilalagay na lang po namin yung link sa baba ng kanyang IG para po makita niyo kung saan din siya nagpa-participate ng iba pang advocacies. And ayun. Maraming salamat. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. And yun nga po, huwag niyo kalimutang mag-subscribe din sa YouTube channel. I-follow yung FB page and IG ng Oxfam Philippines. Bye! Thank you mga grateful!